Greetings sila mga kabigan, mga viewers. Ano, andito naman po ako sa C.P. Garcia Avenue dito po sa Quezon City. Yung pong kabila nito ay University of the Philippines. Ano. Ito po, request din po ito ng ating mga viewers ano, na mag-conduct din tayo ng kalye survey dito. Ngayon po, naisipan ko, ibahin na naman natin yung ating line-up para sa midterm election. Ito po siya. Okay po, samahan niyo po ako at diretso na tayo sa video. Peace you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, meron po akong isang nakitang kuya. Kuya, maulang galang na po. Ano? Ako po si Kuya Rodel. Wow. Welcome sa Rodel's TV. Ano, ano po pangalan nila? Rodel po, Oliveras po. Kuya Rodel, ito po kasi yung napili kong content. Ano, dahil malapit yung ating midterm election, May 2025 next year. Ito po yung mga malalakas ang pangalan na kakandidato sa pagkasenador. Ano? So, kailangan natin bumuto ulit ng 12 senador. Unang-una dyan, si former PRRT, ano? Or Tatay Digong, Senador Risa Untiveros, Attorney Harry Roque, Senador Amy Marcos, former Vice President Lene Robredo, at saka si Representative Franz Castro. Ngayon, ang pinakatanong ko, sino sa kanila ang ibubuto mo at nasa puso mo? Ano lang, si Risa Untiveros. Sino po? Risa Untiveros. Bakit po? Yun lang ako nakikita ko sa, ano, sa TV, lagi na interview. Ah, dahil doon sa hearing niya? Ah, okay po. So maliban dyan, kuya, meron ka bang gustong idagdag kay Risa Untiveros, Senador Risa? Si Amy Marcos. Si Amy Marcos, kilala mo rin yan? Oo. Ah, okay. So, pero ang pinaka talagang bet mo ay si Senador Risa. Pangalawa lang si Amy. Okay. Ngayon, papayagan kita na guhitan mo itong aking tally board. Ano? Hawakan mo, kuya. Okay. Guhitan mo siya para ipakita natin sa ating mga viewers. Ano? Sige. Guhitan mo lang. Pag ganun lang. Doon sa tapat ng pangalan ni Risa Untiveros. Yan, yan. Ay, hindi. Guhit lang po. Pag ganito lang. Ganun lang. Gaganunan mo lang siya. Oo. Guhit lang. Tally board po yan eh. Sige, sige. Sige. Lagyan mo ng ano, guhit. Oh, 1-1, lagyan ng 1. Yan, tapos sino pa yung isa? Ay, may Marcos yan. 1, okay. Kuya, thank you ha. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron pa po akong nakita ng isang kuya. Ano? Eto, habang gumagawa siya, interviewin natin siya. Sige. Kuya, mawalang galang na. Ano? Kahit may ginagawa ka, pasensya na ha. Ito ay ang tawag dito, kalye survey. Kasi malapit na yung ating midterm election. Ano? May 2025. Ngayon, ano pong pangalan nila? Ako si ano, si Rudolfo Oliveros. Oo, matagal na po kayo dito sa C.P. Garcia. Oo. So kayo po ay isang mekaniko? Oo, mekaniko. Okay. Sige kuya, habang gumagawa ka, i-interviewin kita, ano? Ay, ito po, pumayag si kuya na habang gumagawa, ini-interview natin. Kuya, ito yun, ano? Malapit yung ating midterm election. Ito yung malalakas ang pangalan, ano? Sabihin ko lang sa iyo, former PRRD Tatay Digong, Senador Risa Untiveros, Attorney Harry Roque, Senator Amy Marcos, former VP Lene Robredo, at saka si Representative Franz Castro. Ngayon, ito yung pinakatanong. Dito sa anim na tinurang ko, sino yung ibubuto mo at bet mo? Amy Marcos. Amy Marcos, bakit naman? Eh, iba ko subok na yan eh. Subok na? Oo. Okay. Yan yung mga subok na tao na. Okay. Hindi ka nalang subukan. Subok na yan. Kaya gusto kong subukan si, ano, si Roque. Ah, okay. So, ang pinakauna mong bet ay si Amy. Marcos. Tapos, pangalawa? Roque. Okay. Sir, meron ka bang gustong idagdag sa dalawang napili mo? Hindi na, wala kang bet ko dyan eh. Okay. Ngayon, papayagan kita na buhitan mo yung iyong napili. Pero, pakita natin sa mga viewers natin, ano, para legal talaga tayo. Amy Marcos, pang-apat yan. Okay. Tapos si Harry Roque, isa. Okay. Sige. Kuya, thank you ah. Peace hello mga kaibigan, mga viewers. Ano? Eto, meron pa tayong nakita ng isang kuya. Ano? Bro, anong pangalan niya? Renante Gibao. Ano? Renante Gibao. Renante Gibao? Gibao. Ah, Gibao. Oh. Welcome sa Rodel's TV. Ano? Ako si Kuya Rodel mo. Ngayon, ito yung napili kong content. Ano? Sa ating nalalapit na midterm election 2025, May yan, next year. Boboto ulit tayo ng 12 senador. Okay, ito yung malalakas ang tunog ng mga pangalan na maglalaban-laban. Former PRRD, or Tatay Digong, Senador Risa Untiveros, Attorney Harry Roque, Senador Amy Marcos,
former BP Lenny Robredo at si Representative Franz Castro. Ngayon, dito sa anim na tinurang ko, sino ang ibuboto mo at nasa puso mo? Si Tatay Digong. Tatay Digong, bakit naman? Maganda naman palakad niya eh. Maganda yung palakad niya nung siya presidente. Oo. Maliban doon, ano ba yung masasabi mo kay Tatay Digong? Mas maganda tawag dito. Para sa akin, maganda si Tatay Digong kasi lahat ng mga drug lord. Oo. Na paano niya, napasuko. Oo. Yung iba napasuko ano? Okay. Tapos konti na lang natitira. Konti na lang natitira. Pagbalik si Tatay Digong. Oo. Maubos na yan. Wala na tayong ano. Eto, nabanggit mo yan. Sa tingin mo ba ngayon nagbalikan yung iba? Meron naman. Ah, meron din? Ah, okay. So, wala ka nang gustong idagdag o meron pa? Wala na, okay. So, palibasa si Tatay Digong napili mo, inaalaw kita. Hawakan mo itong cardboard ko. Inaalaw kita na guhitan mo, ano? Ipakita natin sa ating mga viewers. Okay. Ayun po si Tatay Digong. Okay bro, thank you very much ha. Busy lang mga kaibigan, mga viewers, ano, meron tayong mai-interview ngayon na isang ate. Ate, anong pangalan po nila? Mary Grace. Okay. Ate Mary Grace, ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. Ano? Ito po yung content ko ngayon, yung ating nalalapit na midterm election next year, May 2025. Ito yung mga malalakas na maglalaban-laban, ano? Si dating former President Rodrigo Roa Duterte or Tatay Digong, Senador Risa Ontiveros, Attorney Harry Roque, Senator Aimee Marcos, former BP Lenny Robredo, Representative Franz Castro. Ngayon, sa anim na tinuran ko, sino yung iboboto mo at nasa puso mo? Si Tatay Digong. Tatay Digong pa rin. Bakit naman? Kasi maganda yung ano niya, anong pamalakad niya nung nakalas, ano, nung siya ay presidente. Oo. Oo. Maraming mga nawalang mga drug lord, mga addict, ganun. Oo. Parang sa tingin ko ngayon, parang dumami lalo. Ibig sabihin, nagsipagbalikan. Oo. Yung iba, no? Ibig sabihin, medyo maluwag ba ngayon o hindi naman? Maluwag naman, kaso lang, parang iba talaga nung si Digong ang namumuno. Oo. Meron ka bang gustong idagdag about kay Tatay Digong? Wala na. Okay ate, hawakan mo itong cardboard ko ano, dahil ikaw ay iaalaw ko na guhitan mo yung ano, yung ipakita natin sa camera. Ipakita natin. Yan. Ito. Ayan, guhitan mo. Number one siya si Tatay Digong. Wala na. Oo. Yan, guhitan mo lang. Last one? Oh, one. Yan. Okay. Ate, thank you very much ha. Peace lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, may nakita pa ako isang kuya. Ano? Tanungin natin yung pangalan. Bro, mawalang galang na. Ano? Ako si Brother Rodel. Welcome sa Rodel's TV. YouTuber po ako. Ano? Ngayon, itong ginagawa ko, ang tawag dito, Kalye Survey. At ang content ko ngayon, yung ating nalalapit na midterm election sa May 2025. Ito po yung pinakatanong ko. Mamimili lang kayo dito. Ano? Ito yung mga aspiring candidate natin para sa 12 senador, ano? At okay, yung unang-una si former PRRD or Tatay Digong. Pangalawa, Senador Risa Ontiveros, Attorney Harry Roque, Senador Aimee Marcos, former BP Lenny Robredo, at saka si Representative Franz Castro. Ngayon, dito sa anim tinuran ko, sino yung bet mo at saka yung ibubuto mo? Dalawa lang po ang gusto ko dyan, dalawa lang. Sino? Si Lenny Robredo lang. At si Tatay Digong. Tatay Digong. Pero sino yung unang-unang gusto mo? Si Lenny. Lenny. Tapos pangalawa si PRRT. Okay. Meron ka po bang gustong idagdag? Wala po. Dalawa lang po. Wala. Okay. Kuya, pakihawakan mo ito. Ano? At aalaw kita, naguhitan mo yung iyong napili. Okay. Sige. Ito na po. Hawakan natin. Pakita lang natin sa mga viewer. Ano? Ayan po. Naguhit lang ito. Ayan. Kagaya niyang mga guhit na yan. Yeah. Okay. Pag ano po, patayo. Yan. Tapos yung isa. Ayun, okay. Kuya, thank you ha. Peace hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron pa ako nakitang isang kuya. Kuya, butante ka na ba? Opo. Anong edad mo na? 19 po. 19, okay. Hindi na kasi balit lang po ako. Ako si Kuya Rodel Moano. Welcome sa Rodel's TV. Ngayon, nagkakandak ako ng, ang tawag dito sa ginagawa ko is Kalye Survey. Ano? Oh, ngayon, malapit na yung ating midterm election. Next year na yan, May 2025. Ito yung mga
top aspiring candidate para sa senador, ano? Unang-una dyan, si former PRRD o Tatay Digong, Senador Risa Ontiveros, Attorney Harry Roque, Senador Amy Marcos, former VP Lenny Robredo, at saka si Representative Franz Castro. Ngayon, ang pinakatanong ko, dito sa anim na tinurang ko, sino ang ibuboto mo at saka yung nasa puso mo? Sa tingin ko, ang akin lang, ano, kay Tatay Digong, kasi parang nakikita ko sa kanya, parang di ba yung dati yung siyang presidente, o oh. Parang nagbago lahat para sa maraming nabago. Oo. Yun lang po. Ayun lang. Wala ka nang gusto idagdag? Wala na po. Okay. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na sulatan mo, ano, guhitan mo. Hawakan mo siya. Ipakita natin sa mga viewers, ano, ayan. Guguhitin na po niya. So, ilan na si Tatay Digong? Apat. So, siya na naman yung llamado, ano? Akala, kanina zero yan eh. Okay. Thank you, ha. Peace lang mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po, inabot na ako ng dilim dito sa CP Garcia, no? Kahahanap ng aking mai-interview. Ngayon po, medyo masama yung panahon, kaya uuwi na ako. Anyway, yung pong aking na-interview ay sapat lang para sa isang video po, ano? Kaya sa muli-muli mga kaibigan talaga, no? Tutukan nyo yung aking mga kalye survey dahil talagang mawiwili kayo bawat video po, iba-iba ng content. At pangalawa, maraming salamat sa suporta nyo sa aking Muntin Channel, ano? Lingon po ako ng limon kasi baka masagisawan tayo dito ng mga dumadaang rumaraga sa mga sasakyan, ano? Kaya sa mulit-muli, maraming salamat po. And God bless you all. Thank you.